Sabi rito mga kababayan sa balita, President Marcos counting remaining days in his presidency. So, hindi pa man po nag-isang taon yung ating Pangulo sa kanyang opisina bilang presidente. Pero feeling niya mga kababayan na napakabilis ng mga araw na lumilipas. At kailangan niyang mag-double time. Binibilang na ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung ilan na lang ba. Ilan na lang ba, mga kababayan, yung natitira sa 6 years. Sa 6 years niya in office, ilang days na lang ba yung natitira sa kanya? Kita ninyo? Talagang gusto niya kasi matapos yung napakaraming mga trabaho na dapat niyang matapos. Kaya sabi rito sa balita, ito yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Medyo haggard. Parang wala nang painga siguro, mga kababayan. Haggard na siya. He's just about to enter his second year in office, but President Marcos said he is already counting the remaining days of his administration, describing everything he does as urgent. Lahat ng ginagawa niya as urgent, mga kababayan. Kailangan na talaga niya matutukan ito kasi importante na matapos natin ito. So sabi ng ating Pangulong Bongbong, being a president is a real privilege that allows him to help a lot of people. So he is trying to maximize his time. It's like a countdown in 6 years. I do not count the years. I do not count the months. I count the days. How many days left before it ends. So I want to ensure that I will finish everything I need to accomplish within those days. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa isang interview. According to Marcos, he needs to set priorities and address concerns that require immediate action. Napaka-organized niya. Hindi siya yung taong bara-bara. Hindi siya yung tao, mga kababayan, na kung saan lang dalhin ng kanyang mga tauhan. Di ba? Tinitingnan niya, mga kababayan, ng mga schedule niya. Yung mga activities niya everyday. Kung na rin ang dapat na nandoon siya. Wala siya ng tulad, mga kababayan, noong panahon ni Panot na kailangan salubungin yung mga SAF 45. Si Panot nandun sa nandun sa Mitsubishi plant nag sablay. Di ba? Nagkakainit ng ulo. Hindi ko maintindihan nga kung bakit nagawa yon ng dating Pangulong Panot. Abnormal po eh. Pati siguro yung mga nakapaligid sa kanya, siyempre, abnormal din mag-isip. Ang sumalubong noon sa SAF, si Bongbong Marcos. Wala na yata siya noon. Hindi na siya senador, mga kababayan. Pero siya yung nakita natin, sinalubong yung mga labi, giving honors to the departed, honors to the dead heroes. Si Panot naglalaro, mga kababayan, ng drive-drive at pinicturan pa ng mga kasama niya. Tuwang-tuwa siya. Hindi man lang po luksa yung pagmumukha. Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong, before you know it, your schedule is already full because you need to do all these things and you really need prioritization. You need to choose what to prioritize, paliwanag ng ating Pangulo. Kaya makikita ninyo, ang dami niyang nagagawa every day.
Malayo po yung mga previous administrations, kahit yung ano, yung panahon ni Digong, malayo sa achievement po. Yung mga supporters ni Digong na mga vloggers, dinadaan na lang po sa mga paninira. What? Kasi po, nalampasan lahat ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung performance ng mga previous administrations. So sabi niya, that's the way it is. You cannot do anything. You need to do it. As I said, you cannot just postpone. One thing I learned since I assume office is that everything is important. Everything is urgent. So sabi po ng ating Pangulo, he needs to be aware of new developments both here and abroad in the morning. Umaga pa lang niya, kailangan alam ko kung ano yung mga balita. So he would know the issues to ponder on as well as matters to discuss at meetings. Pag hindi siya well-informed sa mga kaganapan po, pag tinanong siya sa mga meetings, may mga chance interviews, di ba? Ambos interviews, aanga-anga siya niyan. Di ba? So, that's what we are doing now. So far, we have been efficient somehow, the chief executive said, adding that some work cannot be rushed. May mga trabaho din na niya na hindi naman natin pwedeng madaliin. So, makikita ninyo, mga kababayan, ang pulido na pamamalakad sa ating bansa. May direksyon talaga po siya. The presidency requires a lot of planning and things can get complicated, Marcos stressed, adding that such scenarios are expected. I'm lucky because I have been watching the events and activities of the president because of my father. So, laking tulong, mga kababayan, na siya ay isang anak ng presidente. O ngayon, idagdag ko na lang po ito mga magagandang balita kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos nagdeklara ng dalawang panibagong economic zones dito sa ating bansa. One in Batangas Province and the other one is in Bacolod City. Ito po o yung balita as published by Manila Times. Marcos declares new PESA eco zones in Batangas and Bacolod, which are expected to bring a total of 1.6 billion worth of investments, sabi mga kababayan ng Philippine Economic Zone Authority. Sa statement, mga kababayan, na pinalabas ni PESA Director General Teresa Panga, that Proclamation 200 signed by the President on April 14 declares Robinson Cyber Park, Bacolod as a new information technology IT park in Banago, Bacolod City, while Proclamation 402 signed on April 19 approves the expansion of the Lima Technology Center Special Economic Zone in Malvar, Batangas. So sabi po niya, the two economic zones will certainly bolster and spread economic growth outside the national capital region. Kasi lagi na lang sa NCR, mga kababayan, nagsisiksikan yung mga negosyo. So importante na ma-spread siya outside of Metro Manila. So ang target nila, mga kababayan, mag-establish po ng at least 30 eco zones every year that create centers for economic progress outside the NCR to spark countryside development and create jobs doon sa locality. Yun ang gustong mangyari, mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan man lang po ang mga balita natin. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ayos. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya.
Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. Yung mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.